Hi guys! Welcome back sa Chris Bourbon KTV. Magandang araw sa iyo muli, Kaaral. Ngayon ay muli na naman tayong matututo sa asignaturang Filipino. Tatalakayin natin ngayon ang pandiwa. Ano nga ba ang pandiwa? Ano nga ba ang tinatawag na aspekto ng pandiwa? Yan ang aalamin natin sa episode na ito. Pero bago yan, kung bago ka sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos. Para sa inyong kaalaman mga kaaral, nandito tayo ngayon sa Sitio Kuntapay, Trinidad, Malig, Isabela. Sa bawat episode natin ay pupunta tayo sa mga tourist spot tulad nito. Kaya laging abangan ang aking mga videos dahil matututo na kayo, mabubusog pa ang inyong mga mata. Pandiwa. Ang pandiwa ay mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Alinmang salita na nagsasaad ng kilos o galaw ay tinatawag nating pandiwa. Ito ang ating mga halimbawa ng pandiwa. Sumayaw, naglalakad, tatakbo, kumakain, kumakanta. Ngayon kaaral ay subukan nating gamitin sa pangungusap ang mga halimbawang pandiwa. Sumayaw. Ang aking jowa ay sumayaw sa kasalan kahapon, kaya ko siya hiniwalayan. Naglalakad. Mag-isang naglalakad ang aking karibal papuntang paaralan, kaya sinabayan ko siya. Tatakbo. Tatakbo ako kapag makita ko ang ex ko, baka kasi balikan niya ako. Kumakain. Kumakain kami ng sopas nung sinagot niya ako, kaya sopas ang tawagan namin. Kumakanta. Kumakanta na lang ako kapag nakikita ko ang crush ko na may kasamang iba. Hayan kaaral. Nagamit na natin sa pagbuo ng pangungusap ang mga halimbawang pandiwa. Ngayon ay dumako naman tayo sa apat na aspekto ng pandiwa. Meron tayong apat na aspekto ng pandiwa. Ang aspektong perspektibo, aspektong imperfectibo, aspektong kontemplatibo, at aspektong perspektibong katatapos. Ang aspektong perspektibo ay tinatawag ding pangnagdaan. Ibig sabihin, ang kilos ay tapos na. Ang kilos ay naisagawa na. Halimbawa, kumain. Si Darren ay kumain ng pansit kahapon. Kung papansinin natin, ang salitang kumain ay tapos nang naisagawa. Yan ang aspektong perspektibo. Aspektong imperfectibo. Ang aspektong imperfectibo ay tinatawag ding pangkasalukuyan. Ibig sabihin, ang kilos ay kasalukuyang ginagawa. Halimbawa, kumakain. Si Darren ay kumakain ng pansit ngayon sa kusina. Yan ang aspektong imperfectibo. Aspektong kontemplatibo. Ang aspektong kontemplatibo ay tinatawag ding panghinaharap. Ibig sabihin, ang kilos ay gagawin pa lamang. Maaaring mamaya, bukas o sa hinaharap. Halimbawa, kakain. Si Darren ay kakain ng pansit bukas sa food court. Yan ang aspektong kontemplatibo. At ang panghuli, aspektong perspektibong katatapos. Sa aspektong ito, ang kilos ay kagagawa lang. Ilang sandali pa lang ang nakalipas na naisagawa ang kilos. Halimbawa, kakakain. Kakakain pa lamang ni Darren ng pansit, kaya naman busog pa siya. Iyan ang aspektong perspektibong katatapos. Hayan kaaral, isang aralin na naman sa asignaturang Filipino ang iyong matagumpay na napag-aralan. Binabati kita sa iyong galing at kakayahang umunawa. Para subukin ang iyong sarili, kung iyo nga bang naunawaan ang ating aralin, ay subukang sagutin ang mga sumusunod na katanungan.
Kaaral, maraming salamat sa lagi mong panunood. Inaasahan kong makita kang muli sa ating susunod na talakayan. Ako ang inyong naging guro, Chris Bourbon, na nagsasabing mag-aral ng mabuti upang ang inyong kinabukasan ay bumuti. Maraming salamat!